Ang St. Martin ay nagsimula noong 2003. Ito ay nanggaling sa Bambang as a soup kitchen para sa mga street children sa Manila. Kaya lang, after a few years of looking after the street children in Bambang, parang nakita nila walang development. Kasi every time na umalis sila dun sa center, babalik na naman sila sa center, eh naka-rugby na naman, mukhang ano, bangag na naman. So Father Boyet and his co-workers, si Miss Eunice Chua, they decided na dalhin ang center dito sa Bulacan para mas malayo sila sa mga factors na nakaka-apekto sa bata. Primarily, ang pinaka-vision mission ng St. Martin ay ma-empowered ang bata, no? Maalis sila sa street at mabigyan sila ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng mga services na ibinibigay ng aming center, and at the same time that eventually sila ay maging kapakapakinabang sa ating society, maibalik sila sa kanilang pamilya at sa ating society, no? At ang laging ini-emphasize ni Father Boyet na sa paglabas niyo ng St. Martin, kayo ay maging salamin ng ating Panginoon, no? You will be a little missionaries. Ang center ay tumatanggap ng from 7 years old hanggang 12, no? That's the formative years, no? So pag lumampas ka ng 12, hindi na namin tinatanggap 'yon. Babae, lalaki, no? Then once na makapasok na sila sa St. Martin, no? Lalabas sila dito na tapos either vocational or four-year course. Lagi namin, maraming nagtatanong kung saan namin kinukuha ang fund. At kahit kami din, nagtataka din kami kung saan namin kinukuha. Imagine, ha? At this time talagang tatlong sakong bigas ang kinakain namin everyday. Kasi plus yung mga staff namin, no? Ang Diyos ay nagpapadala ng mga tao, ng mga grupo, in His time. Na kung anong kailangan namin, pinapadala sa amin dito. Kaya lagi namin sinasabi dito, once na ang mga grupo o mga individuals na pupunta dito, lagi namin sinasabi na it is not an accident that you came to St. Martin. It is designed by God. Kayo ngayon ang pinadala ng Panginoon para ipadama sa mga batang ito ang kanyang awa at pagmamahal. Sa ngayon, ang nag-aalaga sa mga bata ay 20 co-workers, and at the same time, we have 150 bata sa ngayon. Ang buhay namin talaga ay buhay ng awa. Araw-araw yan. So the very mercy that what we are doing here is our presence. Ang aming presensya. Because ang mga batang ito, they were trauma. Na-trauma sila, and they came from a family who have nothing. Walang bahay, walang magulang, walang makain, walang pag-aaral. Everything. No. So kailangan namin pagdugtong-tugtugin, ayusin at buuin muli ang kanilang buhay. At kung wala ang paghihintay para ma-heal ang kanilang mga sugat, hindi natin makikita ang mercy o ang awa ng Diyos sa kanila. Love and compassion, and I'm a merciful.